Magandang araw sa inyo, mga bossing. At kung bago lamang po kayo sa ating pong YouTube channel, maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kakaligtaan na mag-subscribe at i-hit ang ating pong notification bell-li-li-ling-ling-ling upang patuloy po kayong ma-notify sa ating pong mga susunod pang mga kwentuhan. At i-hit niyo na rin po ang ating pong like button at ang mga comments niyo po ay pwede niyo pong ilagay sa ating pong comment section para po patuloy na mag-improve ang ating pong YouTube channel. Ngayon po mga bossing, ay pag-uusapan natin yung na-experience ko po nung nagtatrabaho pa ako sa Japan. Nung March 11, 2011 ay naganap po ang pinakamalakas na paglindol sa Japan na na-measure po na 8.9 to 9.1 magnitude na paglindol. Ang lindol po na ito ay pang-apat sa pinakamalalakas na paglindol na nangyari sa buong mundo. Naalala ko po noong araw na yon, it's been 10 years ago, nagtatrabaho po ako sa Japan, sa Chiyoda Corporation sa Japan. Nasa opisina kami, kasama ko po ang mga katrabaho ko na mga Hapon. Sanay ang mga Hapon na makaranas ng paglindol halos araw-araw. 1,500 na paglindol ang nararanasan sa Japan each year. So may mga malalakas, may mga mahina lang naman na paglindol. Pero ganong kadami yung nararanasan ng Japan na lindol sa buong isang taon. So, kung titingnan po natin, sanay na talaga ang mga Hapon. Pagkabata pa lang nila ay kasakasama na nila yung paglindol sa halos araw-araw. Pero nung araw na yon ng March 11, 2011, doon ko lang nakita na natakot ang mga Hapon sa lindol. Lumilindol, nararamdaman namin halos araw-araw. Pero nagtatawanan pa kami, lalo na ang mga Hapon. Tatawanan, nangingiti, o nangingisi na lang dahil parang wala na lang sa kanila eh. Sanay na. Kaming mga Pilipino na nagtatrabaho rin doon, sa araw-araw at sa tagal na namin pagtatrabaho ron, nakasanayan na rin namin yung paglindol. Na kahit lumindol, parang wala na lang. Pero nung araw na yon, dun lang namin, dun ko lang nakita na natakot ang mga Hapon sa lindol na yon. Siguro, malalaki yung mga desk namin, tapos may kabigatan para siguro pag lumindol makapagtago sa ilalim ng lamesa, at kahit may mga bumagsak-baksak ay hindi kami masasaktan. So yun ang ginawa namin nung lumindol, ay dahil nakita na rin namin na natatakot yung mga Hapon, nagtago na sa ilalim ng mga lamesa, hindi nagtago na rin kami mga Pilipino sa ilalim ng mga lamesa. Kasi yung mga bookbinders na nasa cabinet, nagtatalsikan na isa-isa. Yung mga cabinet nag-uugoy-ugoy, kaya yung mga laman ng cabinet nagtatalsikan na. Yung iba ng mga Hapon, lalo yung mga babae, nagsisigawan na. Yung iba tumatakbo
palabas, pababa ng hagdanan, hindi nag-elevator, nagahagdanan. So, naghintay lamang kami ng mga ilang segundo pa kasi nangyari, mga 3 to 5 minutes na malakas na paglindol, bumaba na rin kami dahil hindi namin alam kung ano yung pwede mangyari dun sa building, maaaring bumigay, bumagsak. Pero ang mga building sa Japan ay ginawa, itinayo na may kontra paglindol. Sabihin, kahit lumindol ng mahina hanggang malakas, eh yung mga building o mga bahay ay tinayo, sinasabi nilang parang may rollers sa ilalim para pag lumindol, eh parang kakaway-kaway lang yung mga building o yung mga bahay doon. Hindi babaksak, hindi masisira, ganyan. So yung nangyari paglindol na yon, na nasa loob kami ng building, wala kaming kaalam-alam kung ano na yung nangyayari sa labas. Dahil maging yung buhay namin, eh nag-aalala na rin kami. So yung bumaba kami galing sa building, iniwan pa namin yung mga gamit namin. So paglabas namin ng building, nakita na namin yung maraming tao na naglalabasan sa mga building, yung iba sumisigaw, ganyan, at hindi alam yung gagawin. May pagkakataon na dahan-dahan na bumagal o huminto yung paglindol. Iyon na yung pagkakataon na umakyat kami ulit sa building at kinuha na namin yung mga gamit namin. At di na kami bumalik. Pero hindi pa pala natatapos yung ika nga kalbaryo namin nung araw na yon. Kasi habang papauwi na kami sa aming mga dormitory o apartment, nung lumindol ay tumigil lahat ng train, pati mga bus tumigil. So nangyari, kahit yung mga private cars, mga buses ay na-stuck na sa kalsada, walang masakyan. At habang papunta kami dun sa train station, natatandaan ko, dahil wala kaming kaalam-alam eh. Pagdating namin sa train station, hinto na pala yung buong train, hindi muna pinapagana. Ang nangyari, naghintay pa kami ng mga ilang minuto, naghintay kami ng train eh. Napanood namin sa may TV na sa ibang bahagi pala ng Japan, 130 kilometer from Sendai, yun yung epicenter ng lindol, yung sa Miyagi Prefecture at Fukushima, around Fukushima, ay doon mas malala ang nangyari. Doon nangyari yung tsunami dahil sa paglindol na naganap. Alam nyo ba mga bossing, wala pong nasira na mga bahay o building o mga istruktura dahil sa paglindol. Nasira po yung mga istrukturang ito, mga kabahayan, dahil po sa tsunami. Dahil nabanggit ko po, diba, na yung mga bahay po roon, mga istruktura, mga building, ay parang nakapatong po sa rollers na ang kilos niya
parang dudulas o kakaway-kaway lamang, ganyan. Hindi siya agad-agad na matutumba, masisira, mabubuhal. Pero dahil sa tsunami, doon mas maraming nasira na mga kabahayan, mga buildings, mga istruktura sa Japan. Maging po sa Fukushima, yung nuclear plant nila, tatlong cooling system ang naapektuhan na kinatatakutan na mag-meltdown. At dahil dito ay pinatay muna yung power plant na yun ng ilang araw para po hindi po maging sanhi ng nuclear meltdown around sa area ng Fukushima, ng Sendai, ng Miyagi Prefecture sa paligid na yun or ng buong Japan. At sa pangyari pong yun, mas maraming tao ang natakot nung napanood na nangyari yung tsunami na mga bahay, mga building around twelve story buildings ang taas ng tsunami na nangyari nung araw na yon. So kayang-kayang pataubin yung mga kabahayan o kahit yung mga building na mas mababa sa 12-story building. Ang mga bangka, ang mga ship, ang mga maliliit na mga barko ay at mga sasakyan ay natangay ng tsunami. So maraming taong natakot, hindi alam ang gagawin ng panahon na yon. Kahit ako, kahit kami mga Pilipino na nagsama-sama, ay natakot dahil hindi namin alam ang gagawin. Nasa foreign country kami, hindi namin alam kung ano yung protocol na dapat gawin pag may maganong sitwasyon. E pauwi kami sa aming mga apartment, walang masakyan. Ang ginawa namin, naglakad kami. So mula hapon hanggang gabi, siguro more or less 3 to 4 hours kaming naglakad mula sa aming opisina, Yokohama, hanggang doon sa aming tinitirahan na apartment or dormitory. At dahil nga po walang masakyan nung panahon na yon, nung oras na yon, pauwi sa aming pong mga apartment or mga dormitories dahil tigil lahat ng operation ng train, mga bus, tapos yung mga private cars ay na intupa, na traffic pa sa daan. So halos walang kumikilos na mga sasakyan. Naglakad na lamang nga po kami, pero yung iba dahil sobrang layo po ng matitirhan ay nag-stay po sa office. Doon po sila natulog ng buong magdamag hanggang po magkaroon na po ng pwedeng masakyan or madaanan po yung lugar ng mga private cars. Yung iba po na nag-stay po ron overnight ay nakisakay po sila dun sa mga kakilala po nila na meron pong sasakyan dahil po malayo po yung kanila pong matitirhan. Eh dahil kami naman po ay wala pong sasakyan, nagtiyaga po kaming maglakad 3 to 4 hours. At naalala ko po yung malapit na po kami sa apartment namin, meron purong kainan ng masarap na ramen
ay doon na po kami nag-dinner sa Raminan na yon bago po kami tuluyan na makauwi sa aming pong mga apartment. Maraming namatay at nawawala nung nangyari yon. Around 20,000 peoples ang nawawala or missing nung panahon na yon. At around 50,000 people ang in-evacuate dun sa around Fukushima, Miyagi Prefecture, Sendai City. Nag-evacuate sila around 50,000 people. Kasi sobrang devastated yung lugar na yon. Marami po ang naapektuhan. Pero ito lamang po ang aking pong nakita, napansin at malalim na natutunan nung araw na yon, na yung disiplina ng Hapon ay hindi talaga matatawaran. Bakit? Kasi doon ko lang nakita na kahit yung mga naapektuhan na mga lugar, mga tao, walang makain eh. Sa Japan, marami po sila yung mga vending machine na magulog ka ng barya, nilalabas na pagkain, sandwich o tubig o soft drinks, kape. Marami pong ganon sa Japan, vending machine. Pero po, ang nakakatuwa rito, kahit po marami nagugutom at katabi na ng mga taong nagugutom yung mga vending machine, hindi po nila ito sinisira. Hindi nila po ito binabasag para makakuha ng pagkain. Kundi matyaga po silang pumipila para makakuha ng kung sa atin po yung ayuda. Yun. Matyaga po silang naghihintay ng may bibigay po ng pagkain o tulong sa kanila. Hindi po sila yung parang katulad sa Amerika siguro, sa Pilipinas o sa ibang bansa na sinisira yung isang shop, binabasag yung mga salamin para makakuha lamang ng pagkain or nagnanakaw or kumukuha ng mga bagay na makakatulong. Kasi kung walang pagkain, walang may suot, ano nang gagawin? Kaya doon umiral yung talagang disiplina ng mga Hapon nung panahon na yon, na kahit naapektuhan sila ay hindi nasisira yung kanilang culture, tradition, yung character, yung hope nila, yung pinaniniwalaan nila. Alam nyo ba mga bossing na 10 taon na nakakaraan, hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin ang Japan, lalong-lalo na dun sa malapit sa epicenter ng earthquake, ng malihina hanggang malalakas na aftershock na nami-measure nila between 6 to 7 magnitude pa ang mga aftershock na kadali pong nararamdaman. Sa akin po mga bossing, do ang pinaka-risk lamang po ng pagtira sa Japan ay yun nga, yung paglindol. Yung paglindol talaga makakasanayan mo naman eh. Kahit nga siguro 6 to 7 magnitude ay hindi naman yun madalas. May mga mahihina pero yung para bang may dumaan na lang na sasakyan or train or bus, ganon.
para minsan hindi mo na ano eh, hindi mo napapansinin eh. Siguro yung talagang medyo malalakas, yun na lamang ang mapapansin mo kung nakatira ka sa Japan. Sa tingin ko, yun lang yung pinaka-risk doon. Masarap tumira sa Japan, lalo't kung health conscious ka. Para sa akin ha, para sa akin, ay masarap tumira doon at kung ano, kung sa pagkain lamang ay mas masustansya yung mga kinakain nila ron. Naalala ko yung tinatawag nilang obento, yung pagkain na nakalagay si sambox. Yung nagtatrabaho pa ako sa Japan, makakabili ka ng 500 yen. Meron ng kasama pang buko juice. Busog ka na sa isang box na yon na ano, obento nila na pagkain. Andun na lahat. May rice, may ulam, may dessert. Ayun nga, merong juice. Busog ka na. Naalala ko. Ano eh. Merong pwede ka pa humingi ng extra rice eh. Ang pinopoint ko lang mga bossing, na kung gusto nyong pumunta ng Japan pero natatakot kayo kasi dahil sa lindol, totoo, very 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 frequent yung nangyayaring paglindol sa Japan. 1,500 na paglindol every year. Pero kung medyo minimal lang yung lakas ng paglindol, hindi mo na po ito mapapansin. Yung mga malalakas na paglindol, 6 to 7, yun na lamang ang pinaka-risky doon eh. Yung nangyaring lindol noong March 11, 2011, ay minsan lang nangyari yun. Mula noong 1900s na nangyaring malakas na lindol sa Japan, ay nung 2011 na lamang ito nangyari. So pwede ka pa rin tumira or at least pumasyal sa Japan. Ako nga eh, kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto kong bumalik sa Japan, lalo't gusto ko yung bumalik yung sigla ng pangangatawan, yung malusog na pangangatawan. Yung parang pag nandun ka sa Japan eh, yung kinakain mo healthy, feel mo mas mahaba yung buhay mo. At feel mo kabilang ka sa mga Hapon na merong mahabang buhay. Kasi di ba? Nasa Japan yung pinakamatatandang tao na nabuhay sa buong mundo. Kasi nga, dahil sa kinakain nila. Mapapansin nyo sa Japan, bihirang-bihira yung mga matataba. So, yun lang, mga bossing. Nasa inyong pagpapasya kung gusto nyong bumisita sa Japan, tumira sa Japan. At siguro naman, sana sa pagpunta nyo roon o pagbisita ay walang mangyaring malakas na paglindol. So, ano na ba ang development sa Japan mula nung lumindol? Tingnan nyo po mga bossing sa tipong slides na ito. Thank you.
Ayan po mga bossing, nakita nyo na yung malaki ng pagbabago mula nung nangyari yung paglindol sa Japan. So, nakita natin dun sa slides na talagang napaka rami, very devastated yung lugar na naapektuhan ng tsunami, no? Ang pinaka problema, naging problema nung earthquake sa Japan ay hindi yung paglindol, kundi yung tsunami na marami pong buhay ang nawala, naapektuhan dahil po sa tsunami na ito. Marami pong kabuhayan, marami pong mga kabahayan, maraming istruktura ang nasira dahil po sa tsunami, hindi po sa paglindol. Kaya, dahil po sa persistent na at will po ng Japan na muli pong makabangon, ay madali lamang po silang nakabangon dahil marami naman po ang tumulong, at ang Japan po ay isa sa mga bansa na umaaksyon kagad kapag may nangyari pong sakuna, lalo na po sa kanila pong lugar. Sa katunayan po mga bossing, sa loob lamang ng isang linggo, yung mga roads papunta po sa mga coastal towns ay na-cleared out na po para po makabigay po sila ng tulong. 14 po sa mga ports nila ay na-restored na rin po upang sa ganon ay makapagpadala po ng mga relief goods sa mga bayan at sa mga hapon na naapektuhan po ng tsunami sa lugar na yon. At 90% po ng mga residentials ay naibalik na rin po kagad yung electricity service nila nung panahon na yon. Gay din po, sa loob po ng isang buwan ay na-restored na rin po yung 90% ng residents ng tubig na kinakailangan po sa lugar na yon. Ganyan din po, yung mga trains ay nag-function na rin po para po mapagsilbihan yung mga tao, lalo na po dun sa mga naapektuhan ng tsunami sa lugar na yon. But, except po dun sa pinakamalalang mga coastal lines na dinadaanan po ng mga train, ay hindi pa po naayos nung isang buwan na yon na nauna. Noong 2011 ay kumuha po ang Japanese government ng 10-year plan para po sa reconstruction ng lugar ng naapektuhan po ng tsunami. Kasabay po rito yung pagkakaroon ng basic disaster management para po mas matugunan po yung mga susunod pang mga disaster na pwede pong maganap po sa Japan. At yung mga na-evacuate po na mga Japanese residents ay nabibigyan na po ng permanent and temporary shelter or housing na kanila pong matitirhan. So, unti-unti na po nilang namimit yung 10-year time frame po nila para po muli pong manumbalik sa normal yung lahat po nang nakatira sa lugar na iyon. Maging po yung level ng radiation mula doon sa Fukushima power plant ay nagiging normalized na rin. Ibig sabihin po, hindi na po ito lethal at hindi na po ito nakamamatay o na nagkakaroon ng problema sa kalusugan po ng mga taong nakatira po malapit sa planta. So, ano ba ang aking response dun sa na-experience ko nung araw na yon? Sa tingin ko,
Parang ayoko nang ulit mangyari yung nangyari nung araw na yon. Very traumatic and very disastrous ang nangyari. Hindi man nangyari sa akin dahil do malayo naman yung Yokohama dun sa pinakasentro na nangyari ng lindol at ng tsunami, ayoko nang maulit yun. Para lamang ma-experience ko ulit, kundi para wala nang buhay pa ulit yung mawala. Kasi napakaraming buhay nung nawala yung nangyari yung paglindol at tsunami na yon. At may tuturing ko na isa sa pinaka experience ko yun na hindi ko malilimutan. Sinasabi nga namin nung araw na yon na part kami sa history ng Japan nung araw na yon, na na-experience namin yung isa sa pinakamalakas na paglindol na nangyari sa Japan. Pero aside from that, ay ayaw ko nang maulit pa yung nangyari na yon. Maring makabalik pa ng Japan, pero nawa sa biyaya ng Diyos ay hindi na mangyari yung malakas na paglindol na yon at tsunami na magiging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. So yan po, nawa po ay meron po kayong natutunan sa maikli ko pong experience, ngunit nakakatakot na experience sa Japan nung nandun po ako nagtatrabaho. Muli po, tandaan nyo na you are a blessing. Every day is a blessing. So be a blessing. God bless. Kaboom! If you are new in this channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you and God bless.